Magandang araw sa inyo, mga ka-safety. Ang tatalakayin ko ngayon, tip over or overturn ng crane. Ayan, nakikita nyo. Yan ang kukumpute natin. Kung paano natin ito, paano natin malalaman kung babaligtad pa yung ang crane. Bago magsimula, pwede kayo mag-subscribe sa akin channel, Sire Junior Cabanza. So, ang una, alamin mo muna kung ano yung ginagamit mong crane. Tapos, tingnan nyo yan sa manual. So, kung ito yung crane, yan. So, bawa ito yung harap. Siyempre, bawa, nandito yung gulong. Gulong. Top view ito, ha? O, nandito naman yung gulong. Gulong dito, gulong. Yan. Okay. Ngayon, andito yung outrigger. Yan. So, ang gagawin mo, susuka una. Okay? Ito fully extended to, ha? Ngayon, kung hindi siya fully extended, half, halimbawa, nandito lang siya, half. O, di basta kung saan lumapag, yun ang kukuhanin mo. Ha? Kasi, hindi naman sa lahat ng panahon, laging fully extended ang outrigger. Minsan, half lang. So, ito, kukuhanin mo to. Okay, so halimbawa, pag fully extended siya, 6.2 meter. Okay, 6.2. Pero actually, usually, ang lapad lang naman ito magmula dito hanggang dito, 2.3. 2.3 meter. Pero pag in-extend niya, 6.2. Okay, tapos kukuhanin mo naman, ito yung sa width, ha? Width. Ito naman yung sa length. Kukunin mo yung haba naman ito. Okay. Magmula dito hanggang dito, kukunin mo. So, halimbawa, sa example ko, halimbawa, 6.8. Pwedeng babago yan, ha? Kasi depende sa crane nyo. Kaya, pwede kayo mag-experiment. Okay. So, halimbawa, ang load mo ay 3 ton. Ang bubuhatin mo, 3 ton. Ang bubuhatin ng crane pala, 3 ton. Okay? Para malaman mo kung babaligtad yan, okay, maliban sa mga nasa load chart, okay. Minsan naman, pasado sa load chart eh. Sa pick-up point, ito yung crane, ito yung boom. Ito ha? Ito yung boom. Ito yung boom. Nung pinick up siya, kayang-kaya. Nung sinuwing na, tapos nag-boom extend, tapos binoom down, yun pala, doon, hindi niya nakinaya. Ah, bakit? Kasi humaba yung radius. Dito, yung radius niya, maiksi lang. Okay, ganyan, ganyan yung radius niya. Humaba, di ba? Humabang ganun. Boom extend, kasi yung paglalapagan, mas malayo. Sabi, ibo-boom down na ganun. Di yung radius na lumalaki. Di humihina ngayon yung capacity. May mga ganyan kasi pagkakataon. Okay? So, ang pag-uusapan muna natin ngayon, yung stability. Stability muna. Pag ang crane mo, nag-lip, natural, dapat stable. So, ganito ang computation niyan. Counterweight. Times. Outrigger.
outrigger with gawin din natin tong with kasi mas maliit ito eh. Kasi pag bumuhat ka rito, yan ang gagamitin mo. Pag bumuhat ka rito, yan ang gagamitin mo. Kung bubuhat ka dito, eh, kung papal itong outrigger mo, yung length ang gagamitin mo. Okay? So, listas natin. Ligyan natin yung length. So, ano yung counterweight? O, halimbawa, ang counterweight mo, ito, titignan nyo to sa ano, sa crane. Kung may mga crane pala, ha, na fix yung counterweight, hindi mo na madadagdagan, hindi mo bababawasan, fix na yun. Ah, makikita mo yun sa mga 50 ton. Pero kung ang crane na pagpapraktisan mo eh, 200 ton, 150 ton, 130, 300, eh, iba ang counterweight nun. Ah, mayroon siyang fix. Ah, pwede mo yung dagdagan, pwede mong bawasan. Ganun yan. Kaya kung nag-o-observe ka, pagtataka ka bakit yung mga ibang mobile crane, mga all-terrain mobile crane, bakit minsan marami yung counterweight, minsan naman kaka-counter, minsan naman average lang. Bakit binabawasan? Ano kaya ibig sabihin nun? Ba? So, dito, sa napili ko, ito, base ito sa 60 ton na ang itsura, hindi siya track mounted. Na mukha siyang all terrain, malalaki yung gulong, 3-axle. 3-axle. Hindi nga double tire yun eh, single tire. Ito single tire. Okay, so counterweight 13.5. So gagawin mo ngayon 13.5 times mo yun sa outrigger, gusto mo 6.2, ito na lang. Sa width na lang pagbasihan natin, 6.2 meter. Okay? Ang sagot dyan ay 83.7 tons. So, ito yung stability mo. Ayan na yung stability mo. Iko-compare mo ngayon yan sa tip over. Ang formula naman yan, yung load weight mo ng bubuhati mong materyales, itatimes mo ngayon niya sa radius. Okay, so load weight, ano yun? 3 ton times, ano ba yung radius mo? So pag sabi natin radius, ito yung boom, magmula dito, papunta sa baba, yung paglalapagan yan. Yan, ito yon, yan. Ang radius, magmula dito, papunta dun. So, mababaw, dito mo ilalapag. Okay, doon mo ilalapag. O, kukunin mo yan. Okay, so, tingnan nyo sa lifting plan, tanungin nyo yung operator. So, halimbawa sa radius ay 24 meter. Oh. 3 times 24, 72. So 72 tons. Okay? So ang stability ay 83, ang tip over 72. Ang tanong, ito ba safe o unsafe? Ang sagot ay safe. Bakit? Kasi mas bababa siya. Pag ito mas mataas kaysa rito, unsafe yun. Yun ang tinatawag na tip over. Yun ang doon mag-tip over ang crane. So, di ba itong 3 ton? E di kaya, di ba? Kaya sa 24. 3 ton. Okay. Pick up point, 24 meter ang radius. Kaya lang, pagdating sa drop point, ginawa nilang 29 meter. Okay. 3 ton times 29 meter, ilan? 87. Tan.
Okay? So, 87. Mas mataas to. Mas mataas ang bigat ito kaysa rito. So, ano mangyayari? Babaliktad. Kasi mas mabigat ang load eh. Oo, ito nga. Ito nga yung bigat ng load. Ha? Pero dahil mahaba siya, ha? Nagiging 87 ton ang bigat ng kabila. So, hindi na ngayon balanse. Mas mabigat ito kaysa rito. So, ano mangyayari? Babaliktad yan. Ganyan ang paraan para makompute mo o i-calculate mo kung sakaling gusto mo malaman kung magti-tip over ba yung crane. Go. Yan din. So, meron ka ng clue na kung sakaling bumaligtad ang crane, alam mo ngayon imbestigahan dahil pa-iimbestigahan yan. At usually, ituturo ka. O, safety, may nangyari, imbestigahan mo. O, paano mo iimbestigahan? O, paano mo ipoprove? O, sasabihin lang, kasi mas mabigat yung, oo nga, paano mga mapapatunay? I-compute mo. Ayan yun. Okay. So, salamat sa panonood.